Okay, naka-live tayo ulit, mga ka-istorya. At bago na ulit, yung parang interface natin, no? Sabi po ng China, sa Pilipinas umano magsisimula ang World War 3. Kung ano-ano na lang ang na, ginagawang pang-bluff nito ni China. Alam nyo, umiikot po ang wet packs nitong si China ngayon. Bakit? Tingnan nyo ha. Tatlong bansa pa nga lang po ang nagsagawa ng joint maritime drill dyan sa West Philippine Sea. Nanginig agad si China. Sa panahon lang ito ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., nangyari ang ganyan na itong si China, mga ka-istorya, nagdadakdak. Sabi nga, pagka maingay, mababaw, di ba? Nagdadadakdak ngayon ang China dahil po sa nakita nilang pakipagkaisa ng mga bansa sa Pilipinas. Lalong nakikita nila na mapupurnada yung mataas na ambisyon nila na makontrol ng tuluyan ang buong South China Sea. Ngayon lang po nangyari, ano? Sa panahon ni PBBM na itong China na tigatig. Dati kasi hindi ganoon, mga ka-istorya. Malakas kayo? Ay bakit kayo ganyan? 'Di ba? Ipinapakita lang nila na takot sila. Eh kung gusto talaga ng giyera, pinapakita nilang malakas sila. Nambubuli nang nambubuli, 'di ba? Eh bakit di na nila simulan ang giyera? 'Di ba? Gumamit na sila ng armas, ha? Kung ano-anong propaganda, pambabluff ang sinasabi ng China ngayon, gaya nito, anong sabi dito? World War 3 could start over Philippines' dispute in South China Sea. China not respecting treaties, expert says. Alam nyo, nakakahalata na tayo eh. Itong mga pro-China, parehong-pareho po ang mga bukambibiga ng China mismo. Napag-ahalata na ho. Mga ka-istorya. Pakishare po at pakilike. Tapos, ito pa ang isang balita. Sino ba itong tinatawag, mga ka-istorya, na Colonel Suo? As in Colonel S-W-O-H? Aba, ay sino kaya yan? Itong iba, maiintindihan natin kung sino-sino yan eh. Pero itong Colonel Suo, medyo bago ito sa pandinig natin. Pero na-research ko kung anong ibig sabihin niyan. Ipapakita ko sa inyo mamaya, mga ka-istorya. Pakishare muna po at pakilike. Dito muna tayo. Nag-post na po. Nagbaba na po ng statement. Ano ho, mga ka-istorya? Ito pong nangyaring tungkol ito, kung hindi ako nagkakamali, mga ka-istorya, sa joint maritime drill. Ito, apat ito ha. Pilipinas, Japan, so on and so forth. Basta mamaya, ipababasahin ko na lang sa inyo. Basahin. PTV ito ha, mga ka-istorya ha. Hindi kung saan-saan lang galing ang atin pong ano. O shoutout pala kay ka-istorya po na Trick Sevilla. Nakikita ko siya dito kanina. Yan po ay isang pro-government vlogger. Pakisuportahan niyo po, pakibisita po ang kanyang YouTube channel. Yan po ay Kaloyal. Ano ho? Shoutout dyan sa mga Kaloyal natin sa buong mundo. Mga ka-istorya, bagamat sila ay nasa ibang team, may kaibigan naman natin ang mga. Sabi ko nga sa inyo, basta pro-government, supportahan po ninyo. Magtulong-tulong tayo, mga ka-istorya. Kasi ang iisa lang naman ang layunin natin eh. Protektahan at ipagtanggol po ang bansa po natin. Ano ho? So tuloy tayo. Palakihin ko muna ito, mga ka-istorya. Anong sabi dito? Basahin. Pahayag ni na Philippine Defense Secretary Gilbert Chudoro Jr., U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III, Australia's Deputy Prime Minister Richard Marles, at Japan's Defense Minister Kihara Minoru ukol sa isinagawang Maritime Cooperative Activity sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone ngayong Linggo, Abril 7. Basahin nga natin to, palakihin natin. Anong sabi? Unahin natin siyempre si Secretary Gibo, no? Nababasa niyo ba dyan, mga ka-istorya?
Basahin ko na lang para sa inyo. Ano ho? The Comprehensive Archipelagic Defense Concept or CADC. Alam niyo ito ang promotor nitong CADC na ito, kung di ako nagkakamali, si Secretary Gibo mismo. Matalino yan eh. Magaling yan. Experienciado po yan. Panahon ni Gloria, kung hindi ako nagkakamali, dati na po niyang hinawakan yung parehong posisyon po na yan. Correct me if I'm wrong, ha? Pero yun po ang pagkakalo. Pasensya na kung narinig yung umugik-ugik. Yung upuan ko po yun. That we are implementing includes strengthening and deepening cooperation and interoperability with all nations, big and small, to maintain regional peace, para panatilihin daw po ang kapayapaan sa rehiyon, and stability as well as good order at sea based on international law, principally on clause. The series of bilateral and multilateral MCA is a step in building our countries' capacity for individual and collective self-defense. The first in a series of activities demonstrates the enduring friendship and partnership among the peace-loving peoples of the Philippines, United States, Australia, and Japan. See? Sabi naman po mga kaistorya ng Japan, ito ha, guided by the vision of a free and open Indo-Pacific. Sabi ko sa inyo eh, hindi papayag ang maraming bansa sa mundo. Tingnan nyo, apat pa lang to ha, yung Indo-Pacific region. Kasama po dyan yung South China Sea, nasa gitna po ng Indo-Pacific region ang South China Sea. Di ba sinabi ko sa mga nakaraan kong live stream, maraming bansa sa buong mundo ang hindi papayag na makontrol o madominate ng tuluyan ni China ang South China Sea. Bakit? Ayun nga po, unang-una mga kaistorya, yung freedom of navigation at maging yung malayang paglalayag sa himpapawid at maging yung malayang daanan ng trade. Yun po yung ipinaglalaban ng mundo eh, against China. Di ba? Guided by the vision of a free and open Indo-Pacific, Japan has the vital importance of striving to realize a free and open international order based on the rule of law and securing regional peace and stability in cooperation with its ally, like-minded countries and others. Mapapansin ninyo dito, hindi ito ang layunin itong joint exercise na ito, activity na ito, ay hindi po giyera. Kasi yun ang pinoproject ni China. Hindi po giyera. Ha? Pagpapanatili lamang umano ng siguridad at kapayapaan sa rehiyon. O buong mundo yan, mga kaistor. Kasi oras na pumutok dyan ang digmaan dahil dito kay China. World War III talaga yan. At sabi nga ng mga eksperto, kung sakali, hindi yan basta World War III lang, nakagaya ng World, hindi yan basta digmaan lang, nakagaya ng World War II. Kasi ngayon mga kaistorya, ang labanan ngayon ay nuclear weapon. Baka mangyari yung nuclear apocalypse. Wag naman sana sisisihin si Pilipinas, sisisihin si Amerika. Hindi po. Nagre-response lamang po tayo, nagre-react lamang po tayo, gumagawa lamang tayo ng paraan para maipagtanggol natin ang sarili natin sa mapayapang paraan laban kay China. Ang EDCA ay for defense, hindi for offense. Ano ho? Kasi sinisiraan lang naman yan, binabaliktad lang naman yan ng mga pro-China. So tuloy po natin, pakishare po at pakilike. Japan believes that the issue concerning the South China Sea, binanggit na ha, kanina, open Indo-Pacific lang. Ha? South China Sea, binanggit na, is directly related to the peace and stability related to of the region and is a legitimate concern. Oh, ito na, yung sinasabi ko sa inyo. Yung problema sa South China Sea, international concern yan. Binanggit na, oh. Basahin ko ulit ha. Japan believes that the issue concerning the South China Sea is directly related to the peace and stability of the region and is a legitimate concern of the international community, including Japan, Australia, and the Philippines, and the United States. And thus, Japan opposes any unilateral changes to the status quo by force, such attempts as well as any options that increase tensions in the South China Sea. Diba? Sabi ko sa inyo, yung mga sinasabi dito ni Juan Historiador, may mga punto eh. Kasi di naman tayo nag-iimbento lang. Ang sabi naman po ng Australia, ito. Australia, pagandahin naman natin ng konti. Sinisipod kasi ako, pasensya na. Sadali na po.
excuse me lang ala ho. Aha, saglit. Australia is committed to working with our partners to uphold the global rules-based order. Australia, yung rules-based order na yun, na winawalang hiya naman ni China, mga ka-story. Na ang sinasabi, ang purpose, saglit na nga, babalikan natin. Ang sinasabi, ang purpose talaga ng China, mga ka-story, yung ginagawa nila daw ay coordinated coercion, ang naang layunin ay to erode international law, wasakin, sirain ang international law. Yan daw po yung layunin talaga ni China. Ha? The maritime, Australia has consistently emphasized the importance for all states to be able to exercise rights and freedoms, including freedom of navigation, in a manner consistent with international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. This maritime cooperative activity with our partners, the Philippines, Japan, and the United States, demonstrate our unwavering commitment to working together to maintain a peaceful, stable, and prosperous region. Eh, ang kaso, si China, sa Kim, ang gusto nila, sila lang yung maging prosperous. Mangyayari yun. Oo. Mangyayari yun pag nakontrol nila ng tuluyan ang South China Sea. At sabi ko nga sa inyo, ito, bigyan ko kayo ng hint sa mga susunod na content na gagawin ko. Kasi ito yung na-research ko na. Ano ho? Nakuha ko na yung mga referensyang lihiti mo na kinakailangan kong basahin, ipakita, ipaliwanag sa inyo. Bago makontrol ni China ang South China Sea, kinakailangan muna niyang kontrolin either ang Taiwan or ang Pilipinas, or kailangan niyang sakupin, or kailangan niyang wasakin. Bakit? Yung first island chain na kinabibilangan ng Pilipinas, ano, ilang beses ko na yung pinaliliwanag, mga kasi, barikada yan sa harapan ni China. Harang sa kanila yan. Malaking hadlang po yan sa dambuhalang ambisyon nila. Bago nila tuluyang makontrol ang South China Sea, kailangan muna nilang gumawa ng butas or wasakin itong first island chain na kung saan Pilipinas nabibilang po dyan. Gagawan ko yan ng content. Ano, mga kastor, abangan nyo lang. Sabi naman po ng Amerika, every country should be free to conduct lawful air and maritime operations. These activities with our allies, Australia, Japan, and the Philippines underscore our shared commitment to ensuring that all countries are free to fly, sail, and operate wherever international law allows. Ang problema dito si kay China, yung mga na-control na nila at nakamkam nila na area dyan sa South China Sea, kagaya halimbawa ng Mischief Reef, no? Pag nagagawin malapit doon, sa himpapawid man o sa dagat, niraradyuhan nila. Pinalalayas nila. Ito paano? Eh, may karapatan bawat bansa ikan dumaan dyan. Dagat man o himpapawid. Tingnan nyo yung sabi ni Digong, mabalik ko lang ha. Pakishare po. Maglinawan tayo dito. Ibigayin nyo na sa China ang West Philippine Sea kasi tubig lang yan. Kunin na lang natin yung isda, basta yung tubig kay China na. Ganun ang pagkakasabi niya, ha? So matutal. Pag binigay mo ang West Philippine Sea kay China, kahit ang isda di mo dyan makukuha, yung dadaan nga lang, pinalalayas nila, eh yung mga isda ka pa kaya dyan? O di ano, binubula kayo. Pag naniwala kayo, yari kayo. Diba, mga ka-istorya? Ganun po yun. Our operations together support peace and stability at the heart of our shared vision for a free and open region. Okay, punta tayo dito sa isa ko pang reference. Kaya ako tumitingin dito sa bandang kaliwa ko kasi naka-dual monitor na po ako ngayon. Ano ho, mga ka-istorya? Nandito sa bandang itaas ko yung isa kong monitor. Nandito naman yung referensya ko. Nandito yung aking streaming software sa isa kong monitor na to. Para alam niyo lang, kasi baka na palaisipan sa'yo, ba't tingin ako ng tingin dito? Ano, mga ka-istorya? Okay. So dito tayo sa isang referensya. World War, Fox News ito, Yahoo News. World War III could start over Philippines dispute in South China Sea, China not respecting treaties, expert says. Ha? Bakit kaya ganun? Palakihin ko nga para makita ninyo. Beijing warned. Ha? Si Beijing ang nag-warning, si China. Warned that World War III could break out in the South China Sea as it increasingly shifts its attention to the Philippines with territorial disputes driving tensions over ever higher. Ano to? Bakit ka nagwa-warning? Malakas ka? Matapang ka? High-tech ka? Superpower ka?
Eh di gumamit ka na ng armas, simulan mo na. Hindi hanggang ano ka lang, hanggang water cannon ka lang. Para magkasubukan na din yung sabi ng mga pro-China kung matitrigger ba talaga itong 380 natin sa Amerika. Tingnan natin yung mga pro-China. Alam nyo, pag pumutok ang digma, ang pandaigdig, itong mga pro-China na ito, pwede na ninyong hantingin. Pwede na yung kasuhan ng pinakamabigat na kaso na pagtatraidor sa bansa. Kasi yung ginagawa ng mga yan, war crimes po yan. O, opinion ko lang ha. Opinion may punto. Mga kaistorya. Kaya yung mga pro-China na yan, ewan na lang kung saan po yung tatakbo pag nagkadigmaan. Samantalang tayo, handa tayong lumaban para sa bayan natin. Mga senior citizen na nga, babae, lalaki. Ha? Mga lulot-lula na po yan ha. Yung iba, retirado pa na sundalo. Kung kinakailangan daw po lumaban eh. Kung kinakailangan bumalik sa serbisyo, gagawin nila. Hahawak silang aros. Lalaban sila. Lahat tayo gigil na gigil na sa China. Eh ako lang eh. Oo! Oh, kung kinakailangan, bagaman hindi natin hinahangad. Sino ba naman maghahangad ng giyera? Eh ang hangad natin, mapayapang bansa, mapayapang pamumuhay, maunlad. No? Yung nakakapag-aral ang mga anak natin, nabibigyan natin ng maayos na pamuhay, makagraduate sila, makakuha ng magandang trabaho, at magkapamilya ng maayos. Yun ang pangarap natin eh, sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Ay kaya lang, kung kinakailangan, aba, subok ang tapang ng mga Pinoy, nakahanda tayo, mga kaistorya, ha? Totoo yan. Subok po yan. Sa kasaysayan. Itong sinasabi na ito ni China, bluff. Bluff lang ito. Sabi nga mga kaistorya, ang ginagawa ng China is, ang target nila, winning without fighting. Gusto nilang makontrol ng tuluyan ang South China Sea nang hindi sila sasabak sa giyera. Kaya lang, first step ay ma-infiltrate nila ang Pilipinas. Mabutas nila, magulo nila ang Pilipinas. Kasi nga, sinabi ko sa inyo, yung foreign policy ni PBB ay malaking hadlang sa harapan ng mukha ni China. Totoo yan. Kaya todo effort sila ngayon. May disinformation campaign sa social media. Oo, may ginagawa pa silang political interference, infiltration. Nakikialam sila, nang hihimasok sila sa sistemang politika ng Pilipinas. Ginawa natin ng content yan sa mga nakaraan, sa mga matagal na sumusubaybay sa atin. Gumamit tayo ng mga lehitimong referensya, mga kaistorya. Oo, di ba? Kaya kayo, mga kaistorya, huwag kayong basta-basta manin. Naku, yung mga pro-China na yan, ay iwan ko na lang. Iwan ko na lang, mga kaistorya. Pag nagkadigmaan, tingnan ninyo kung saan tatakbo yan. Baka sa saya, sa ilalim ng palda ni China yan, magsusuksok. Oo! Tuloy. Although, we have a mutual defense treaty with the Philippines, China is not respecting it. Gordon Chang, a China expert and fellow at the Gagestone Institute, told Fox News Digital. It was twice last month on the 5th and 29th, that the State Department issued written warnings to China that we were prepared to use force to discharge our obligation pursuant to Article 4 of the U.S.-Philippine Mutual Defense Treaty. Chang explained, that's a warning that we are prepared to go to war. See? Ha? Handa! America, Pinas, handa! Sabi ko sa inyo eh. Nandiyan ba, shout out dyan kay ka-istorya na Kaloyal, Coco Melon, no? Shout out po dyan sa mga ka-team ni Coco Melon. Ano po? Tuloy natin, mga ka-istorya. First reported by Memories, China Media Studies Project, the state-owned and operated news outlet China Daily, earlier this week published an titled Manila Must Be Warned Against Horrors of War. Oh, grabing pangalan, no? Panininda. Ha? Gusto nila tayong takutin. Manhin na ang mga Pinoy sa takot. By Yang Xiao, Deputy Director of the Institute of Maritime Strategy Studies at the China Institute of Contemporary International Relations. Ha? Yang, a frequently featured expert in a range of China daily articles, drew connections between the current tensions between China and the Philippines and tension in the pre-World War I Europe. The article notes at the bottom that the views don't necessarily reflect those of China Daily, but Yang engages in an inflammatory, so on and so forth. Lumalayo na eh. Lumalayo na mga kaistorya. So hindi ko na ito itutuloy siguro, no?
Sabi din, eh, wait, meron yata ditong puntong magat. Only a handful of leaders in the Philippines ignoring the increasing challenges such as rising prices at home. So, kala mo sa China, dito matas ang bilin. Inflation! Hello! Huwag nyo lang ipatungkol sa Pilipinas yan. Buong mundo yan. Yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Buong mundo yan, lo. Diba? Yun yung binabato ng mga ano eh. Mga anti. PBB, diba? Diba? Mga ka-istorya. Ito pa. Maganda rin ang punto nitong behind Asia na ito. Ha? Mga ka-istorya. Itong mogik-ogik, itong ano ko ha, hindi ano, basta pasensyahan nyo na. Beijing has raised concern. Sabi ko sa inyo eh, takot na yan eh. Yan si China? Takot yan. Sumubok, sumabak sa giyera. Kalukuhan lang oh. Sige, sumabak ka sa giyera. Kukuyugin ka. Ha? Saan ka pupulutin? At saan ka kukuha ng pantustos mo sa giyera? Ilang bansa ang haharapin mo? Kakayanin mo? Ha? Huwag namang mangyari, pero alam ni China yan. Wala siyang laban. Oo, sabihin natin, superpower ka. Pero mga allied countries ni Pilipinas, superpower din. Sasabihin nila, aba, may mga nuclear weapon yan, sabi ni former President Rodrigo Duterte, totoo. Ako, the research ko yan, may content ka din ako dyan. Within 15 to 17 minutes, kaya nila tayong pasabugin sa pamamagitan ng high-tech nila na nuclear weapon, mga ka-istorya. Ha? 3 hanggang 10, pwede nilang tunawin ang Pilipinas. Ang problema, oras na gumamit ka ng isa lang dyan, tatantarin ka rin ng mga allied countries ni Pilipinas ng nuclear weapon. Ilan ang nasa China? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 300, more or less 300 na nuclear weapon. Sa Amerika, nasa 5,000. Kung hindi pa ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. How about the NATO, the EU, the Canada? Ha? Di ba mga ka-istorya? Si India pa, kumampi pa sa atin, kalaban yan ni China. Mga ka-istorya. Saan sila pupulutin? Alam yan ni China. Hindi yan basta-basta sasabak sa giyera. Hindi yan basta-basta gagamit ng nuclear weapon. Bakit mataas ang ambisyon yan? Alam nila yon. Ayaw din nilang matapos ang maliligayang araw nila sa ibabaw ng balat ng lupa. Ganon yun, mga ka-istorya. Sasabihin nila, hindi, one story, huwag kang magdadaldal. Di mo alam ang sinasabi mo. May batas. Pandaigdigang batas. Sa paggamit ng nuclear weapon, anong tingin nyo sa akin nagdadadakdak ng hindi ko alam sinasabi ko? Sa tingin nyo, hindi ko alam yung Treaty on Prohibition of Nuclear Weapon. Eh, ilang beses ko na ngayon tinakel. Mga ka-istorya. Kasi ang kumukontra, yun nga, yung mga pro-China. Gusto nila takpan yung sinasabi natin. Kasi ang gusto nila, mabula nila kayo. Diba? Mga ka-istorya, tuloy. Ha? Beijing has raised concerns about a possible World War III erupting in the South China Sea, focusing particularly on the Philippines due to ongoing territorial disputes. Hello! Magkakagira kung sakali dahil kagagawa ni China, hindi dahil sa atin. Kayo ang nagsimula, China, hindi Pilipinas. Nagre-react lang kami sa ginagawa ninyo at ipinagtatanggol lang namin ang sarili namin sa ginagawa ninyo. Sa amin, Gordon Chang, a China expert at the Gatestone Institute. So yung binasa ko sa inyo kanina, ito, inulit lang din po dito, mga ka-istorya. Ito ay behind Asia. Ito nga, yung sinabi nila. Diba, mga ka-istorya? Sana po, naiintindihan ninyo yung sinasabi natin. Ano, pakishare at pakilike po, mga ka-istorya. Okay, tuloy. Ito pa. Ha? Marami tayo ditong referensya. PCG, Philippine Maritime Drills, don't provoke China. Hari Roque, hindi tayo nagpo-provoke sa China. Ha? China ang gumagawa ng pang-provoke. China ang kumikilos para mag-escalate ang tension dyan sa West Philippines. Ipinagtatanggol lang ng Pilipinas kung ano yung para sa atin. Ayan o, yung sabi mismo ng Philippine Coast Guard. Yung Maritime Drills na yun, hindi yan para i-provoke ang China. China has always been like that. Wala na ikang bago. Ganyan naman lagi ikang sinasabi ng China eh. Ganyan din sinasabi ng mga pro-China. Diba? Tuloy, basahin natin sa ibaba. The Philippines deepening security ties with the United States and other countries are not linked with China's escalating aggression in the West Philippine Sea, a Philippine Coast Guard. Ito lang eh.
Eto lang, simplihan lang natin. Ano namang karapatang magbawal dyan ni China kung magsagawa tayo ng joint maritime exercise or drill dyan? Anong karapatan nilang magbawal? Di ba? Ano? Babaw tayo sa kanila? Susunod tayo sa kanila? Di pwede yun. In a radio interview, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, ito idol ko ito si Commodore J. Tariela, may picture kami nito eh, doon sa Congress. Dispelled talks that Manila's cooperative maritime exercises with our countries in the disputed waters are provoking an already irate China. Dati na kayong asar. Dati nang umuusok ilong nyo. Dati si China umuusok ang ilong. Ngayon hindi lang umuusok ilong. Umiikot na din ang wet packs niyan sa upuan nila. Salamat po kay story na kaloyal na Carclea. Shout out po sa inyo dyan sa Amerika. Tama ba, nasa Amerika po kayo? Ano po? Isang ano, MSMA po siya, yung team po nila, Kaluyal. Ano ho, pakibisitahin nyo na. Ano ho, pro-government yan. At saka po si ka-istorya natin na Trixie Villa kanina. Ha? Carclea, type nyo lang po mga ka-istorya. Ayan, sa search bar dyan sa YouTube. At saka po sa ano, dyan sa si ka-istorya na Trixie Villa. Pakian, ayan yun lang mga ka-istorya. Subscribe nyo, follow nyo po, mga kaistorya. Suportahan po ninyo ha. Tuloy po natin. Ano po? Okay. It is wrong to conclude that these kinds of exercises agitate China, escalate tensions, or provoke them. Narinig mo to, Harry Roque? Ay, sabagay, opinion siguro yun ni Harry Roque. Pero ako, hindi ako sangayon sa sinasabi ni Harry Roque na si PBB at si Speaker ang gusto talaga nila mag-escalate yung tension dyan sa West Philippines. Hindi talaga kusang ayon na sasabihin niya na ang Pilipinas ang nagpo-provoke. Sa halip na ipagtanggol ang sarili niyang bansa, nilalaglag pa. Hindi talaga ako dun sang ayon. Pasensya na. Ito ang aking opinion. Freedom of opinion and expression. Freedom of speech. Ginagamit ko lang. Hindi naman ako pwedeng piliting sumang-ayon sa sinasabi niya. Diba? Even without our deepening security alliance with the United States or any like-minded states, China has always been like that. Oo nga naman, may bago ba? Kaya walang maritime joint exercise, dati nang ganyan si China, may mababago pa ba? Diba? The PCG official was pertaining to Chinese maritime forces. Tinukoy talaga niya, no? Recent harassment of the ocean. Diba? Yan nga yung nangyayari. In the same interview, Tariela said Chinese Coast Guard ships performed close quarter maneuvers, so on and so forth. Ang totoo, tuloy-tuloy. Diba, mga ka-istorya? Ito pa. Tingnan nyo. Ito, hindi rin ito galing sa akin. Mabuti ba ang ginagawa ni China? Sa title pa lang. PLAs. People's Liberation Army. Yan po ang armed forces na po ng ano eh. Ng China. Coordinated coercion aims to erode international law. Masahin nga natin. International leaders have for years denounced China's People's Liberation Army for unsafe intercept of military aircraft in international airspace in risky maneuvers on the high seas as well as the Chinese Coast Guard and maritime militia's aggressive tactics in the... Hindi lang sila sa katubigan, karagatan ng bubuli hanggang sa himpapawid. Totoo yun. The coercive and dangerous moves are part of concerted attempts to discourage countries from flying. Tinatakot nila, sinisindak nila. Ay kung sakaling masindak ka, di talo ka. Sailing and operating safely in areas where international law allows, according to the... Kaya nasabi na yung ginagawa nila, ang layo na ito, erode international law. Kasi hindi nila sinusunod. Alam naman nila yung international, miyembro ng United Nations, pero hindi sinusunod yung batas ng United Nations. Anong klase ka, di ba? Lumayas ka sa United Nations kung di mo kayang sundin, di ba? The goal of such gray zone tactics, coercive moves that stop short of acts of war, is to pressure the United States and other nations, kasama tayo dun, of course, to cease lawful operations near territory Beijing claims. Those claims increasingly fall outside international. Isa yung claims nila, Scarborough Shoal, atin yun. Diba? Mga ka-istorya. Yun talaga ang pinakalayo nun ni China. Kaya paano sasabihin mga ka-istorya na Pilipinas, sa Pilipinas magsisimula, kagagawa natin kung sakaling pumutok ang World War, sila.
Sila po, hindi tayo. Salamat po kay istorya na Jose. Jose Kasupang, mula po dyan sa Europe. Kung hindi ako nagkakamay. Yes, Europe. Shout out po sa inyo. Tuloy, ito pa. Ito pa. Ha? Yung pangkakamkam ni China. Ay, sa atin nangyari ito eh. Yung mga coral reefs natin, sinira po nila eh. Island building and overfishing wreck destruction of South China Sea. Alam niyo kung ilang billion ang nawawala sa atin taon-taon? Dahil sa illegal fishing ng China, sa exclusive economic zone natin, malaki. Malaki, mga ka-istorya. May punto pa na tayo na nag-i-import ng isda from China. Na hinuli nila from West Philippine Sea. Di ko na ito basahin. Alam naman na ninyo sa title pa lang eh. Dahil nangyayari naman na talaga sa atin eh. Browner disputes China's claim of combat patrol in West Philippine Sea. Ito kasi nagpalabas si China na inano daw nila. Eh, hindi naman kasinungalingan naman yon, mga ka-istorya. Ha? Dito na ako para hindi na, ako hindi na kayo maboring. Ito. Sino bare? Tahimik pa rin. Sabi po ito ay Philippine Defense Forces Forum. Ha? Malaking page din po ito. 330 likes. 390,000 followers. Malaking page din po ito ha sa Facebook, mga ka-istorya. Ha? Anong sabi? Tahimik pa rin si VP. Ito yung ano eh, yung ginawang pang water cannon eh. Ay, yung sinumpit. O yan yun. Sinumpit. Kung ikaw na eksakto kang tinamaan ka niyan, talsik ka talaga. Ang lakas niyan. May nasugatan diyan sa mukha. Oo. Anong sabi dito? Tahimik pa rin si VP, Colonel Suo, Senator Brigadier General Bongo, Senator FCPNP Bato, eh, kilala na natin kung sino Bongo at Bato, at Senator Captain Katipunero daw. Tingin ko si Senator Robin Padilla to. Tahimik pa rin daw, kahit tayo winawalang hiyana ng China. Nasusugatan na nga eh, yung bangka natin na yan, nasira po yan. Eh, itong VP, of course, itong VP, Vice President. Yung Colonel, kasi mga ka-istorya, siya ay may ranggong Colonel sa Reserve Force. Yung SWO, or SWOH. Na-research ko yan, kung ano ang ibig sabihin yan, ito. Ito ha, pakishare na at pakilike. Kasi ako yan eh, ewan ko, baka bago din ito sa pandinig nyo, itong VP, Colonel SWO. Ano bang ibig sabihin itong SWO? Parang lambot na, SWO. Eto po yan, SWO. This means Sara without honesty. Yun pala yun, Sara without honesty. Ayan o, may quote and unquote pa. Ha? Sara without honesty. May tanong nangyayari, ayan o. Yun pala yun, kaya pala yun, SWO. SWOH. SWO, Sara without honesty. Yun pala yun. Basahin natin. This means Sara without honesty slightly alludes to her name not being spelled the typical Filipino way, Sara, and also to one of her interviews in which she says honesty is not needed for elected officials. Ah, kaya pala tinawag siya na Sara without honesty. Yun pala yun. Natawa tuloy ako. Kaya pala tinawag na VP, Colonel. So, meaning, ang buong kahulugan po nito ay Vice President Colonel Sara without honesty. Yun pala yun. Ay, napapansin na nga natin, di ba? Na wala ngang inik siya eh. Wala, lalo na pagdating dyan sa China, yung elected official daw, di na kaya-alisti. Sara without alisti pala yun. Ha, nako. Tataba talaga ng utak ng mga Pilipino. Kung ano-ano ang naiimbento eh. No? Tuloy. Dito. Ah, ito pa isa. VP Sara told. No comment. Lagi naman eh. On China's bullying means no love for Philippines. Yung pagiging lagi niyang no comment sa pambubuli sa atin ng China, ibig daw sabihin, hindi niya mahal ang Pilipinas. Ha? Laging no comment na. No. Pero lagi mong maririnig sa kanya, ano? Syukran. Tuloy. Pasensya na.
Opinion lang po. Natatawa lang talaga ako. Pasensya na po. Pasensya na. Tuloy. Ha? Vice President Sara Duterte's no comment remark on China's continued harassment in the West Philippine Sea echoes her dangerous depth of her allegiance with Beijing. Aba! Delikado daw yun. May tinatawag na yung lalim umano ng pakikipag-alyansa niya sa China. Delikado daw yun. Oh, hindi ako may sabi ha. Nagpapaliwanag lang ako. Nire-reiterate ko lang yung sinasabi ng balita ni Inquirer. Ha? Akbayan na President Rafaela, siya yata yung may sabi. Akbayan President Rafaela David on Monday slammed Duterte again over the letters lukewarm response about the matter. Matamlay nga naman. Vice President Sara Duterte's no comment remark on China's acts of violence and harassment against Filipinos in the West Philippine Sea epitomizes the most traitorous two words uttered by the second highest leader of the land, David said in a statement. Tingnan nyo, traitorous two words. Huh? It echoes the dangerous depths of her allegiance to China over the well-being and dignity of the Filipino people, she also said. Duterte, when asked about China, Duterte, when asked about China's continuous harassment, said, "No comment. I think Congressman Paulo's statement is already comprehensive. That should be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of National Defense." She echoed her brother's Davao City First District Representative Paulo Duterte's statement, which she made in response to David's trades last month. Tama ba yung pronunciation ko? Kung mali, pasensya na kayo. Against the Vice President's silence in the West Philippine Sea response. May bago ba? Lagi naman yung tahimik pagdating sa China. David said that Sara's latest remark is unfortunate as the country marks the Day of Valor on Tuesday. Araw ng kagitingan. April 9. Anong petsa na ngayon? 9 pa rin ngayon eh. Mga ka-history, araw ng kagitingan eh. Ay bukas ay holiday pa rin, di ba? Paki-comment nga po, parang heads up na rin sa atin pong mga ka-istorya, no? Sa buong mundo. Oh, of course, sa Pilipinas, kung yan ay ano, national holiday, eh ano yan, walang pasok, mga ka-istorya, no? VP Sara's no comment remarks means no love for the country and our people, David said. A day before we mark Araw ng Kagitingan, Day of Valor, we will remember these two words as a shameful testament to VP Sara's abandonment of duty and patriotism, she added. Ito lang ha. Sino may sabi? Si Pulong Duterte, no, yata. Oh, si Pulong Duterte nga. Yung pinuna si VP Sara sa pananahimik tungkol sa pambubuli sa atin ng China, no? Hindi naman yung trabaho ng Vice President o ng Secretary of Department of Education. Trabaho yan ng Department of National Defense. Hello, Vice President yan. May tungkulin pa rin yan sa bayan. Diba? Elected official yan. At bilang elected official, umaasa sa kanya din ang sambayan ng Pilipino na ipagtatanggol niya ang bansa natin o ang kapwa natin Pilipino laban po sa mga nambubuli at nangwawalang hiya sa atin na mga dayuhang Chinese sa loob mismo ng maritime territory natin. Hello, di ba? Mga istorya? Oh, ayun nga, holiday nga, ano ho? Oh. Ay, shout out po kay ka-istorya na ay ka dyan sa Japan. Maraming salamat po. Maligayang panunood po sa atin dyan sa Japan, ano ho? Dari supply activity, so on and so forth. So on and so forth pa rin. Kasi inulit-ulit lang. Hindi na ako mag-ulit-ulit ng ganyan. Nakakaboring kasi. Ito yun. Yung Representative Duterte tells group to ask. Ah, to ask. WPS questions from DFA, DND, not from VP. Kawala. Sablay naman to. Sintunado naman to sa ano. Questions on China's actions in the West Philippines should be asked by government agencies responsible for the country's foreign policy and external defense, not by Vice President Sara Duterte. Her brother, Davao City First District Representative Paulo Duterte, said on Wednesday. Sangayin pa kayo rito.
Mali po! Mali! Vice President po yan. Elected official po yan. May obligasyon siya sa Pilipinas na ipagtanggol ang bansa natin at may responsibilidad siya sa sambayan ng Pilipino bilang ina ng bansang Pilipinas na ipagtanggol ang kapwa natin Pilipino laban sa nangwawalang hiyang China. Uulitin ko, China, Chinese, na nangwawalang hiya sa atin sa loob ng maritime territory natin. Dayuhan sila dyan. Diba? Mga ka-istorya. Ang iksi yata ng live ko. Parang naiiksi yan ako 40 minutes and 30 seconds. Oy, may mga nag-donate na sa akin na pambili ko ng air conditioner. Mga ka-istorya. Kaso kulang pa. Kaya hindi pa ako nagpapakabit. Yung akin pong kailangan ay split type. Kasi po, hindi pwedeng ano. Kasi itong studio ko, ito ay itong sa kaliwa ko, pader na ng kapitbahay ko din yung kabila. So hindi ko pwedeng butasan dito para sa window type. Ito naman dito, sa kanan ko, ganun din, pader din ang kapitbahay ko. Ha? Yung kabil, dalawang pader yan eh. Dito, ganun din sa likod ko. So hindi pwedeng butasan. Yung harapan ko naman, pintuan na yung kwarto na namin yan. Hindi naman pwede niya sa pinto ko ilagay yung split type. Eh mas mahal pala, ay yung window type. Mas mahal pala yung split type. Yung window type makakabili na ng halagang 21,000 pesos to 28,000 pesos. Doon na sa 21, pwede na. E yung split type, na siyang kinakailangan, nasa 35 to 40k pesos. Huwag na doon sa 40, doon lang sa 35. Ang hawak ko po ngayon ay nasa 30k. Donated by our mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Hindi ko babanggitin ang pangalan po nila, basta sila ay nasa Europe, nasa Amerika. Mga ka-istorya. Salamat po sa inyo ha, shoutout po. Hindi ko babanggitin yung pangalan nila kasi maraming mapagsamantala na tao. Kung mabait, baka pagsamantalahan naman. Kahit hindi naman nangangailangan, ganito ganyan. May pinost nga ako eh. Isang bata na may sakit, baby ha. Pinost ko sa page ko. Nilagay ko din yung kanyang GCash number doon. Abay, minuto lang. Wala pa pong 5 minuto, may nag-text na agad doon sa nanay. Hinihingi po yung one-time pin. Diba, sabi ko, wag mong ibigay. Mahahack yung GCash mo, makukuha yung laman ng GCash mo. Ganun kabilis ang mga kalabukab, mga masasamang loob dito sa bansa po natin. Kaya hindi ko babanggitin ang pangalan po nila. No? Basta maraming salamat po sa inyo, mga kasi kunting tiis na lang. Tagaktanga yan, pawis na nga agad ako. Lalo na ngayon, naka-dual monitor na ako. Naka-dual monitor na ako. And speaking, ito pong main monitor ko is donated also by our solid ka-istorya from Brunei. Salamat po. Ilang buwan ko na rin itong ginagamit. Napakalaking tulong. Kasi ang kaya nagbibigay sila, kasi nakikita nila, una, loyalista ako. Pangalawa, concerned din sila sa bansa natin at natutuwa sila sa ginagawa ni Juan Historiador na iminumulat natin ang ating mga kababayan para huwag mailigaw nitong mga pumipinsalang salot sa bansa po natin. Eh, passion ko naman po talaga, mga ka-istorya, lalo na hilig ko mag-research at magbasa. So hanggang dito na lang ha. Hindi ko na kayo isa-isa, nakikita nyo naman, tagaktak na. May ina nga oh, pawis na oh. Palakihin ko na nga para makita ninyo ng malino. Ayun oh, tagaktak na pawis ko. See? Li! Sabi nung isang ka-istorya natin na bumabati ko sa akin, galit na galit ka sa China, pero ang damit mo, made in China, Li, ang tatak, ha? Porky Li, China made na. Mangbang. Hanggang dito na lang, mga ka-istorya na ha. Shout out po sa mga sulid nating ka-istorya sa buong mundo na sulid talagang nanonood, lagi nag-aabang, naghihintay kay Juan Historiador na pag wala tayong content, namimiss tayo, nag-PPM pa, nagtatanong, pasensya na kayo, kahapon talaga. Ewan ko ba, may time talaga na ang isang influencer o ang isang vlogger, wala ang kagana-gana mag-vlog, yun yung naramdaman ko kahapon. Pasensya na po kayo, mga ka-istorya, pasensya na po ha. Salamat po ha, basta sulid mga ka-istorya natin, mabuhay po kayong lahat, shout out po sa inyo, dyan po sa Amerika, sa Canada, sa Europe, dyan po sa Middle East, sa Egypt, sa Macau, China, sa Russia, dito sa Thailand, sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Cambodia, sa Vietnam, dito po sa may Brunei, uy sa Maldives, kung hindi ako nagkakamali may nag-comment na, may nanonood sa atin doon sa Maldives, and speaking of Maldives, baon na po yan, nasa DEBT, DEBT
crisis na po sila, baon sila sa utang sa China. Pro China din po yung leader doon eh, yung presidente doon eh sa Maldives, no? Shoutout po dyan sa nasa Taiwan, sa Singapore. Naalala ko na naman. Ito naman yung kasiwan historiador, matatapos na lang, kumurot pa. Dito po sa nasa New Zealand, sa Australia, maging dyan sa Hawaii, sa Guam, sa Japan, ano ha, dyan sa South Korea, maging sa Alaska, shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat. Siyempre sa mga solid ka-istorya natin sa Pilipinas, shoutout din po sa inyo. Salamat po sa inyong panonood ha. Bukas po uli, salamat po, mabuhay po kayong lahat, no? Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at ang mamalasabahin itong bansang Pilipinas. Salamat sa Panginoon at pinagtagumpay na naman niya ako sa pagbablog at binigyan niya tayo ng talino at galing. Salamat po sa kanyang kapurihan, sa ating Panginoon ng kapurihan. Kaya alipin lang walang kabuluhan pero pinagpapala tayo ng Panginoong Diyos. Salamat po. Hanggang dito na lamang po.